mga bahagi ng ating katawan at tamang pangangalaga nito. Bago tayo magsimula, maglaro muna tayo ng Bring Me! Dalhin lamang ang mga bagay na pakukuha ko sa inyo. Tara, magsimula na tayo! Bring Me! Cotton buds! Bring me! Glasses! Bring me! Cologne or perfume! Bring me! Paste and toothbrush! Bring me! Nail cutter! Bring me! Shoes! Sa mga pinakuha ng guro, ituro kong alin sa mga ito ang maaaring gamitin sa mga bahagi ng katawan na ipakikita sa larawan. Feet o ngipin. Kaya sa mga pinakuha ni teacher ang ginagamit sa ngipin. Toothbrush and toothpaste. Ugaliin natin laging magsipilyo ng ngipin upang maiwasan masira ito. Lalo na matapos kumain. Sunod ay mata. Alin kaya sa mga pinakuha ni teacher ang may gamit sa mata? Glasses o salamin? Tama! Ginagamit natin ito upang proteksyonan ang ating mga mata sa radiation lalo na sa mga gadgets tulad ng laptop, tablet at cellphone. Ears o tainga. Sa mga pinakuha ni teacher ang ginagamit sa tainga. Ma, cotton bud. Nagamit ang cotton buds sa paglilinis ng tainga. Hayaan yung mga nakakatandang tao sa inyong bahay ang maglinis ng inyong tainga. Nose o ilong. Alin kaya sa mga gamit na nakuha ninyo ang ginagamitan ng ilong? Tama, cologne, perfume o pabango. Naglalagay tayo ng pabango sa ating katawan upang tayo ng amoy na kaaya-aya. Proteksyonan natin ang ating pang-amoy, kaya takpan ang ating ilong kapag tayo ay nakaamoy ng hindi kaaya-aya. Feet o mga paa. Ano kaya sa mga gamit na nakuha nyo ang ginagamit sa paa? Tama! Sapatos! Kailangan magsuot tayo ng sapatos o chinelas kapag tayo ay lalabas upang maiwasang magkaroon ng sugat ng mga paa, toes and fingers, mga daliri sa paa at kamay. At kaya ang makikita natin sa dulo ng ating daliri sa paa at kamay. Mga kuko. Ano kayang bagay ang pinakuha ni teacher na ginagamit sa mga kuko? Nail cutter. Nagamit ang nail cutter sa paggupit ng mga kuko sa ating mga daliri at paa. Usay mga bata, yan ang ilan sa mga bagay na ginagawa upang pangalagaan ang ating katawan. At huwag din kakalimutang kumain ng masustansyang pagkain. Mag-ehersisyo, linis ng katawan o maligo, matulog ng sapat sa oras, at manalangin upang maiwasan nating magkasakit. Sundin din ang protocol ng ating gobyerno para ang COVID-19 ay maiwasan. Dito na lamang ang ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!